Okay, next. Alright, ito rin pala, hindi ko pala ito natapos. Hindi na lamang mga lingkod at hindi kahit na mga kaibigan lamang ng Diyos. Isipin mo yun? Kundi ang kanyang literal na mga anak. Hallelujah. Pero kung ano yata ng Diyos? Yun ang sinasabi dito sa Revelation na ito. Sabi dyan, hindi lamang nais ang Diyos na mahalin tayo at mahalin tayo ng walang hanggan. So, ibig sabihin, bukod sa eternal life, mayroon pa tayong tinatawag na bago tayong magkaroon ng eternal life, may sinasabi na isa tayong maging kanyang mga anak. Kasi wala naman po talaga na buhay na walang hanggan kung hindi ka talaga anak ng Diyos. Hello, tanda natin yan. Yan, totoo nga nun yan. Hindi ka magkakaroon ng eternal life kung hindi ka mahal ng Diyos. Kasi ano ba kahulugan naman ng, ano ba ang kahulugan kung ikaw anak kayo, tapos wala kang eternal life? Hindi pwede mangyari yon. Sabi, kapag anak ka ng Diyos, mayroon kang buhay na walang hanggan. Amen! Amen! Ano ang tanong dito? Kaya napakaganda ang tao na kung mayroon kang layunin sa buhay mo, kailangan may Diyos pa. Mayroong, kumbaga, mayroong siyang connection kay God. No? Hindi lang sa mundo ito, kundi kay God talaga. Okay, next. Yan. Sabi dyan sa buwan, atris, uno, sabi dyan, tingnan niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag na tayong mga anak ng Diyos at iyan ang mga patutuo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng makasalimutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. So kung bakit tayo dito lumapit sa ganitong gawain, kasi bakit ang sabi, hindi nila kinikilala ang Diyos. Kasi kapag kinikilala mo ang Diyos, lalapit ka talaga sa Kanya. No? Yun ang totoong pananampalataya. Sabi dyan, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin at Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng makasalimutan. So sa ang mga kasalimutan, talagang hindi tayo nakikilala niyan. Ang born again niya, tinututuran pa niya. Itutulso na sa salitang born again. No? Hindi nila alam na ang born again ay tinmula sa langit na bumaba. Sino ito? Magmula saan? Si Jesus Christ ito. Kaya nga sinabi niya doon kay Nicodemo, di ba na, kailangan nga kayo may panganak muli. Kayo, ibig sabihin lahat ng tao mapanganak dito. Amen? Sabi dyan, ito ang dala kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Ayaw nila lumapit sa atin. Parang takot sila sa atin o talagang galit sila sa atin. Hindi nila alam, anong sabi hindi nila kinikilala ang Diyos. Why? The Spirit of God nasaan? Yes, with us. Nasa atin. Kaya lang may mga tao talaga na bagamat ang Espiritu na sa kanilang Diyos, ngunit hindi nila ito ginagamit. Hindi nila ito tinatanggap sa sarili. Hindi nila matanggap pala. Hindi pala sa ginagamit, hindi nila matanggap. Na bagamat sinabi na ang Espiritu ng Diyos ay nasa lahat, ngunit hindi nila ito kinikilala. Ito yung ang hindi nila alam. Amen? So ano kaya ang plano nila pag ganun? Hebreo 2:10-11, sa pamamagitan ng pagtitisi ay ginawang ganap ng Diyos at nasa kagayon ay makapunla siya ng maraming tao patungo sa kaluhalatian. See? Ito ay dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapamagitan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus Christ ang ating tagapamagitan sa ating kaligtasan. Amen? Okay. So, napakaganda, di ba? Yeah, sa pamamagitan ng pagtitiis, siya ay ginawa ang ganap ng Diyos. Sa pagtiis ng Jesus Christ, sa mundong ito, nandito siya, ang ginawa? Ginawa ang ganap. At, ng Diyos at nang sa gayon ay makapagpadala siya ng maraming tao patungo sa kaluwalhatian. Ano ito kaluwalhatian? Ito po ay walang pinag-iba ito sa kaligtasan. Ito ay dapat lamang gawin ng Diyos na lumika at nangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus, yan, ang tagapangunan ng kanilang kaligtasan. Amen? Kaya only Jesus. Nalala ko kung nag-remind sa akin na nandun ako sa duyan habang pumapasok sa akin ang the Word of God o ano, gusto kong kantahin sana yung Jesus is the center in your life. Nawala sana. Kaya taka nga, pangina, yung mga, hindi, yung
yung may kantang narinig ko sa ano ni Steros, I'm a shell in the blood of Jesus. May kantang ganun, alam ko eh. So yun ang aking love dapat natin declare. Kasi lalo na ngayon na sa ganitong panahon, i-declare natin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo ay nakukubiran niya. So meaning, wala sa atin ang sakit, lahat, kumbaga, na ano tayo, nalulukuban niya tayo ng kanyang dugo. At talagang sadyang, wala na talaga sa atin ang kaaway. Ano man sakit, tutulang lang. Amen? Okay, next. Verse 11, si Jesus ang napapabawala sa mga tao. Amen. Kaya kapag nakay Kristo ka, ikaw ay nagiging banal. Yun ang totoo niyan. Kasi yung tinanggap mo si Kristo dun sa Romans chapter 5, verse 17, na ang sinasabi dun is, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, is yan ang bagong nilala. Ang ibig mo sabihin kapag ang bagay na bago about cars, car o sasakyan, kapag ito bago, sa tingin mo kaya, may ayos yung kalumaan, di ba? Wala. Sabihin, marinis siya. Diba? Wala namang branyo na marumi. Marinis siya. Ganun din ang ano sa atin ng Diyos. Si Jesus ang napapabana sa mga tao. Now, kapag tinanggap mo si Kristo sa rin ng tagapagligtas, ito ang buhay mo. Sabi nga, si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Sino ang nagpapabanal? Si Jesus Christ. Hindi yung sarili mong gawa. Now, diba nalalaman mo yung turating kagabi? Sa Ephesians chapter, ano yun? 298 ba yun? O, 8 lang, isa lang binasa ko doon. Ephesians niya ba yun? Ang ganda noon. By faith. Ang ganda noon nung pinag-aralan natin kami sa, kasi nag-Bible study kami, inupinmingan namin yun eh, kasi susutulan, natigil yung pag-Bible study namin. Ngayon, lagi nag-remind sa akin si Jesus Christ na karanasan last week pa, si God. Hoy, bakit nawawala na yung gawain mo para sa akin? Dahil basta matalino ka na, kaya mo lang gawin ang salita ko, pero yung gawain. Ephesians ano na na? 2:8-9. Pasay mo, anak sa Tagalog. Ang ganda na sinabi doon eh. By ayan? Daba? Ayan? Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. See? Kaya hindi pwede na ang pagiging banal mo ay sa sarili mong pangaguluhan. No. Ang paraang kaligtasan no, ay mula ito sa pananampalataya. At ito'y hindi sa sarili mong mga gawa. Na para bagang sabihin mo, para maging banal ako, magpapakabait ako, gagawin. No, hindi po yun. By grace. Sabi nga. Yan. Pagkala si Jesus na pagkakabala sa mga tao at ang kanyang batang ama, ng mga taong ito ay isa, kaya hindi niya kinahiyang tawagin silang mga kapatid. Yan. So meaning, kapag ikaw isang, see, Jesus is, diba, the holy. Ganun ang tao, kaya nagiging kapatid mo siya. Natin mo siya. Yan ang i-meaning ni Isabel. Ang pagiging kapatid natin, because, sa pagkakapabanal ni Jesus Christ. Amen? Okay, ano ba? Pinapalawak ng Diyos ang kanyang pamilya at layunin ng buhay ay magiging bahagi ng pamilyang iyon. See? Yan ang gusto ng Diyos. Pinapalawak ng Diyos ang kanyang pamilya at layunin ng buhay at magiging bahagi ng pamilyang iyon. Pa, kaya siya tayo magiging kanyang mga anak. Yan. At tagapagmana. Woo! Magpakailaman ang sinutulungan siya sa kanyang gawain. Kita niyo na, napakagandang purpose ng Diyos. Una, naging baby ka, naging anak niya. Hoho, saan ka pa? Diba? Sabi nga, no, karin ka pa sa kapampangan, kini na ka. Diba? So, ibig sabihin, talagang, ang purpose talaga, mayroong connection kay God. Hindi lamang kasi sa iyong sarili mga pangarap. Amen? Amen. Diba? Nagkakaroon ng inspiration sa layunin ng buhay. Diba? At ang ilan ay pigatawanan ang mga Kristiyano, yan. Kaya sa pagiging makalangit. Totoo yan, sinasabihin nga mga Kristiyano, mga parang mga siraulo eh. Diba? Ako naman, naalala ko yung si Sarah iba yun na nananalangin na kung saan ay
bibigkas na walang maibigkas. Hindi niya alam, sabi niya, no, mukhang lasing ata ito. Magsasalita ang pusa na wala namang kausap. So, napagkakawala lasing. Pero hindi po yun. Kaya, huwag ka na magtaka kung bakit sabi ang ilan ay pagkatawalan ng mga Kristiyano dahil sa pagiging kalangit. Yeah. At sinasagay na walang may tutulong sa mundo. Pero hindi nagkakamali sila. Amen? Okay. Pero totoo sila yun. Ang hindi walang magkatulong sa buhay ng tao at kasa sa mundo. Ngunit ang tunay na Kristiyano ay tunay at pangunawa. Amen? Sa layo ng buhay at critical at pakinabang para sa buhay na ito. Amen. Pa, itinuturo sa Biblia na ang buhay natin ay isang paghahanda sa walang hanggan. Amen. So, ang Biblia talaga ay mayroon talaga itong buhay na walang hanggan. Doon talaga na ihayag yung tinatawag na everlasting life ng bawat isa sa atin. Kaya, hindi mo pwedeng hindi mo basahin ang Biblia. Okay. Ano pa sinasabi? Natutunan tayo na kung paan natin tatuhin ang iba, ganun din tayong tatuhin walang hanggan. See? Hanggang pa na ng ating mga responsibilidad at lumaki sa maka Diyos, na makatao, na katulad ng ating ama, magpakailanman. Amen. Nagampanan ang ating mga responsibilidad at lumalaki sa maka Diyos. Diba, salak na nabubuhay ka na lumalaki ka sa presensya ni Lord? Amen. Nakatulong ng ating ama, magpakailanman. Marami. Diba? Yan, sa pahayag, 24 to 4. At nakita ako ng mga truna at ang mga kaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Ha? Kaya palang ganang. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan. Dahil sa pagpapatuto tungkol kay Jesus at sa pamamahayag na salita ng Diyos. Sino ang totoong ano? Dahil eh. May mga tao na talagang kahit na hanggang kamatayan, hanggang sa tinanggalan ng ulo, patungkol talaga ito sa patutuo, patungkol kay Jesus Christ. Yan ang dapat talayunin na the purpose of life. Yun talagang dapat mong malaman. Pero pagkatanda natin ha, porkit na pinagutan ng ulo, baka sabihin nyo, hiwalay, hawak ko ng ganito. Hindi po, nabuo na po yung kaluluwa na yun. Nakita lang, yung personal siya pinagutan, ngunit nung namatay, buo pa rin siya. Baka yun ang isipin natin. Ako nung una, iniisip ko, paano kaya pugot ang ulo? Hawak-hawak ba niya yung ulo niya? No, hindi po ganun. Kompleto na siya, nakatapong ngayon. Yun ang sinasabi ito na dyan sa kanyang kapahayagan na itinuro sa kanyang ng Diyos. O, ipinakita. Okay. Hindi sila sumasamba, ayan, sa halimaw, nilarawan ito. Ayan. Nakita mo ito? Hindi sila sumasamba sa larawan nito, sa halimaw ni sa larawan nito. May tumanggap ng matatak ng halimaw sa kanilang noo. Ito nakakatat, o kamay, pinuhay sila upang maghari pa sa aming Kristo sa loob ng 10,000 tao. Amen? Nakita niyo yun? Kaya kakatakot yung mga sumasama rin sa mga halimaw. Tulad na lamang nung isang mga aso. Pulo din na malamig sa lugar na yon sa ibang bansa. Ngayon, may nahuli siya na hayop. Ngayon, para magkaroon ng solusyon kanyang pagkagutog, pagiging malamig na panahon, nung pinutol niya ang ginawa niya pang gatong, doon siya nabibilad, doon siya nadumadandang para malabanan yung lamig. Sa kabila noon, alam mo ang ginawa dahil sa mga tawag doon eh. Ginawa yung kaputol, ginawang larawan at yung silamba, dinala sa alta. Nasa banal na kasultan niya, isipin mo yun? So meaning, hindi ang Diyos talaga ang kanyang pinukos, kundi yung kanyang katang kaisipan. No? Pa, Roma chapter 8, verse 18. Para sa akin, ang mga pagkikis natin sa kapatid ay hindi. May hambing sa kalulatian, mahayag sa ating balang araw. Kaya yung pagtitiis natin, hindi na pagdidingkol, o nabubuhay tayo sa presensya sa kalooban ng Diyos sa mundo ito, ang sabi niya, hindi may hambing sa kalulatian ang mahayag sa atin balang araw. Sabi, mayroon siya na makukuha na ano ito, yung na everlasting life. Yung talagang totoo niya. No? Nakukuha ba natin? Amen. So, kailangan ang purpose ng buhay natin, kailangan meron tayong kaugnayan plano sa Diyos. At dapat talaga naman, sapagkat tayo nagmula sa Diyos, babalik tayo sa Diyos. No? Amen. Meron pa ba? Meron pa. Saliksikin ang inyong sariling Biblia ang kamangamangang layunin ng inyong buhay. Sino ba nagbabasa ng Biblia dito?
Sige nga, sa December, magkukuha nga ako ng ano, magkakaroon naman tayo ng palaro. Magkakaroon na kukuha ako ng memory verse. Kahit pa memory verse, kung patutuko nga. Baka naman, dumating naman yung December, doon ka lang nagsimula. Tapos, memory verse mo yung Biblia. So, ibig sabihin, everyday. Sabihin, hindi naman sa lahat ng oras, kung may gagawin ka, bukod, kumbaga, isimperate mo naman yung time mo sa pagbabasa. No? Now, kung mag-work ka, sige mag-work ka. Now, kung wala ka nang ginagawa, may na hindi mo pag-aralan. Sabi nga, saliksikin natin yung sariling Biblia. Now, kung may Biblia ka, gawin mo doon. Tapos, kamangamanghang ngayon ng inyong buhay. Yeah. Ang lagi lamang natin malalaman natin dito sa About Purpose of Life is makilala natin ang Diyos at tanggapin natin sa pag-asal. Tagapagligtas at ang aming ating ama na makapangyari sa lahat sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen? So, meron ko ba? It is finished! Yeah. Sabihin, salamat sa Diyos, tagapalapakan natin ang Diyos. So, yung pag-aralan natin ang tungkol sa ating purpose of life, no? Talagang sadyang wala itong ibang kaugnaya sa buhay natin, mga plano natin sa buhay natin, kundi ang Diyos lamang. Amen, ang kukuha natin. Amen. So, mapasalamat ako sa mga taong nakikinig dito, manunood, at I believe in God na sila po ang patuloy na pagpapalain. At alam ko na mayroon silang matutunan sa ganitong sitwasyon. Amen, tayo manalangin. Aming Ama, muli po kami ay nagpapasalamat sa iyo sa oras na tayo. Patuloy ang iyong masaganang biyaya na kung sa mga Diyos na ang iyong salita ay amin na pag-alaman ayon sa iyong kalooban. Anong mga purpose namin, Lord, sa buhay namin? Thank you dahil alam po namin na bawat purpose o layunin namin sa buhay namin ay sa iyo lamang nagmula. Sa pagkat kung saan kami nagmula, dapat doon din kayo po tutungo. Sa iyo rin po kami kakali. Salamat po, O Diyos, sa oras nito. And thank you sa bawat isa na narito sa gawaan ng God's Word Church. Lord, salamat sa iyo sa pagandang namang plano sa buhay namin. Pagamat hindi pa namin nakikita ang mga susunod na hakbangin ng buhay namin, alam po, ngunit alam po namin ito ay pagpapala mula sa iyo. Salamat po sa oras nito. And then God, sa ganito sitwasyon namin, God, ako po ang pinanalangin. Ako po itinataas sa iyo ang panahon ng tinatawag na COVID-19 sa aming buong bansa. God, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng ito. Alam po namin, Diyos, na may pangako ka sa amin na kung saan sinabi mo na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pabayaan sa aming mga buhay. Ano man na dumarating sa amin, dahil mula sa kaaway, Lord, alam ko ikaw po ang pupuksa nito. Ikaw ang aalis nito sa buong mundo nito. Ang nais lang po namin, O Diyos, ang pagpapag-isa ng bawat presidente na nakaupo sa bawat buong bansa. Kaya salamat po, Ama, sa oras nito. And God, we thank you for sa magandang narinig namin sa umagang ito, patuloy Diyos sa plano namin, layunin namin ang Diyos, Lord, sa narito sa amin, God, patuloy na po pagtibayin mo kami sa iyong layunin sa buhay namin ako sa amin, Diyos. Ito ay amin na matanggap ng masagana sa buhay namin. Kaya salamat po, Diyos, sa oras nito, ang bawat pamilya, sa sapat, kay Brother Jace, thank God for highly favored provider and protection, wisdom and revelation, and also knowledge sa buhay ng bawat sa pamilya niya, God, at patuloy Diyos sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo in the blood of Jesus, at patuloy na sila po ay i-cover o buhusan ng imanal na doon ng anak na sa aming Panginoong Kristo. God, thank you, and dahil nga sa COVID-19, God, maraming hindi walang work, at God, alam po namin na nandiyan ka dahil sa iyong pangako. Kaya salamat po ang maraming, O Diyos, sapagkat sinabi mo na kung ang ibon ay hindi mo pinababayaan, haupang kami na bilang mga anak ninyo. Kaya salamat po, O Diyos, sa oras nito. Thank you, and the financial Lord, salamat po, Diyos, sa patuloy po sa ito. Namin niasa ang lahat ng ito, sapagkat wala kaming gumaasahan kung ikaw lamang sa pagkatarat ang bagay ay nagmula sa iyo. Kaya salamat po sa lahat na ito. Thank you sa buhay ng brother and sister Pat, ang patuloy na Diyos na yung mga plano mo sa kanila, God, na kung siyang patuloy dito ay kanila, ay maganap sa buhay nila. Salamat po, O Diyos, and then God, sa gawain namin sa iyong pangalan at ang iyong salita sa mga tao, O Diyos, God, sa darating na panahon, in the right time, Lord, na ipagkakaluho na kami po ay makabalik sa
San Mateo upang nasa lumungat ay may sa ayos na. Sa pagkatugad nakikita niya na mga nangyayari sa paligid sa lugar na iyon. Kaya, salamat po sa pagdala ng Bayan Espiritu upang patuloy na ang mga kaisipan ng bawat isa ay makaroon ng takot sa iyo, O Diyos. Salamat po. So, si tayo, and then my family, thank you, my wife. Salamat sa lahat ng ito, O Diyos. Ang mga paparati na nag-iingat dahil sa iyong pangako. Kaya salamat po, O Diyos, sa iyong mga pangako. Na kung saan, O Diyos, ito ay yung sinakatuparan sa buhay namin. Salamat po sa lahat ng ito. Ang lahat ng ito sa iyong magsabi ng Amen.